So very alarming itong nangyayari ngayon sa ating planeta, mga sangkay. Akalain mo, maraming mga malalaking bansa, no, na yung kanilang mga kagubatan na malalawak, eh sabay-sabay po na nasusunog at nagpapanik na po yung mga tao. At ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Hello guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog. At ayun nga mga sangkay, bago tayo magsimula, ipapaalala ko lang po sa lahat ng mga nanonood ngayon, no, sa mga mahihina po yung loob, may mga nervyos, no, yung mga matatakutin, lumipat muna po kayo ng ibang channel, doon po muna kayo manood, ha, kasi yung pag-uusapan natin ngayon, talagang kikilabutan kayo mga sangkay, dahil nga po may nangyayari ngayon sa ating mundo na very alarming. Okay, so lipat po muna kayo ng ibang channel, manood kayo doon ng nakakatawa kasi dito, para lamang po ito sa mga malalakas po yung loob, matitibay ang loob. Alright? Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.26 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Parami po tayo ng parami, paangat po tayo ng paangat dahil magaganda po yung topic natin mga sangkay dito. Okay, na tinatalakay. So kung ikaw hindi pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alam nyo mga sangkay, medyo nag-worry po ako sa nangyayari ngayon sa ating planeta, no? Very alarming talaga. Nakaraan, tinapik ko na ito ngayon mga sangkay. Pero, ngayon, gusto kong ipakita sa inyo itong mga malalaking bansa na ngayon, nagkakaroon po ng malawakang mga sunog sa kanilang kagubatan. Kagaya po ng Amerika, doon po sa California. Sunod naman mga sangkay, doon po sa Canada. Ito po. At sunod naman mga sangkay, doon po sa Croatia. So ito mga bansa, mga malalagong bansa mga sangkay na nakakaranas ngayon ng matitinding sunog. Ang tanong dito, ano ang mayroon sa ating mundo? Bakit nangyayari ito? O, tingnan niyo to mga sangkay sa California. A new wildfire exploded near San Diego yesterday, one of dozens across California. The Nixon Fire, as it's being called, has burned nearly 5,000 acres. Yan, makikita niyo mga sangkay. And forced evacuations. Meanwhile, the Park Fire in the north of the state continues to grow. It now covers an area. Palawak po ng palawak po yan doon sa California mga sangkay. Yan, nakalagay na nga po California Wildfire Emergency. Half the size of Rhode Island. Ben Tracy is nearby in Forest Ranch. Ben, good morning. Good morning. So this is one of nearly 300 structures destroyed. Okay guys, hindi po yan pananakot mga sangkay. Ito po kasi ay realidad na nangyayari ngayon. Ayan po, binabalita po mismo nila mga sangkay. In this fire, you can see they've put this red tape up here to keep people out. Now firefighters are making good progress keeping the flames away from where people live. But the firefight is going to be tough today with temperatures topping 100 degrees. Grabe, ang lala. Ayan, mga sangkay, tingnan nyo. The Park Fire has been raging now for an entire week, destroying homes and forcing thousands to evacuate. The weather is going to start rising in temperature. We're going to see the fire grow a little bit. So ang reason, mga sangkay, lumalala po ng lumalala ang temperatura doon po sa Amerika. Yung init ng panahon lumalala, kaya nangyayari daw po ito. Climate change is making California's wildfire season hotter and drier. Ano ang reason mga sangkay? Ito, nabanggit po mismo nila dito. Pahinggan po natin. To see the fire grow a little bit. Climate change. The reason mga sangkay is climate change. Ito na po yung situation ngayon ng ating planeta, no? Na kung hindi po tayo aware, mga sangkay, mahuhuli po tayo sa kaalaman tungkol po dito. Masyadong late. Kaya masyadong buti na lang, lagi po kayong nanonood dito sa ating channel. Kasi hindi ko alam kung mayroon pong ibang mga vlogger na nagtatalakay po tungkol sa climate change maliban sa akin. Pero dito, madalas, halos everyday, ito po yung nagiging topic natin. Why? Dahil ito po ay talagang delikadong nagaganap sa ating mundo ngayon. Is making California's wildfire season hotter and drier, allowing fires like this one to quickly grow. Grabe, in the western U.S. and Canada, extreme fire events have increased from 6 in 2003 to
to 67 in 2023. Grabe. Ngayon, mga sangkay, tingnan po natin ito. Ito naman doon po sa Canada. Isa pong Canadian forest. They look like red trees dotting the forest near Jasper, but they're actually dead. Killed by the mountain pine beetle infestation that swept through BC and Alberta in the 90s, leading to this warning from Natural Resources Canada in 2005. Trees killed by the mountain... Okay, tingnan po natin ito, mga sangkay. Yung wildfire mismo doon sa kanila. Ayan. To ask that question 15 years ago, I think you probably get a different response. Chris Bone has done extensive research on the topic. Ito. Factor. And Lori Daniels would know. It was a major factor. And Lori Daniels would know. She's studied the fire history of Jasper National Park. It's these extreme weather events superimposed on those heat domes. Extreme weather events. Sinasabi po dito ng mga expert doon sa Canada. So same ng mga sinasabi po itong mga eksperto tungkol po sa nangyayari sa iba't ibang panig ng ating mundo. With a lightning ignition was really just the perfect storm. Parks Canada, the organization in charge of managing the forest in the park. Okay. So ngayon, eto pa. Sa Croatia naman. And now it's time for Vantage Shots, images that tell the story. Firefighters in Croatia battle multiple blazes as wildfires rage across the country after weeks of heatwave. Paris Olympics mascots sell like hotcakes across the country. Okay, tingnan mo natin, mga sangkay. Diretso tayo, hanapin natin. Ito. Ayan, sa Croatia, firefighters umano ay... nag-struggle po sila, nahirapan po sila, maapula itong apoy. Mahirap po talaga. Kagubatan po yung nasusunog eh. Grabe, no? Ang malala dyan, malapit po sa syudad, mga sangkay. Grabe, tingnan nyo naman kung gaano kalawak yan. So ngayon, mga sangkay, yan po ay nagaganap. Pero maliban dyan, mga sangkay, sa ibang mga bansa naman, ang nangyayari naman ay matinding mga pagbaha. No? Matitinding weather events talaga yung nagaganap ngayon ng sabay-sabay. At ito ay very alarming na nakikita na po natin ngayon yung sitwasyon ng ating planeta na may depekto na po talaga. So climate change is nagaganap po siya, mga sangkay, ngayon na nagpapalala po sa sitwasyon ng ating mundo. Balikan po natin yung sa California, mga sangkay. Insurance companies are now dropping homeowners like Ron Ward because of the growing wildfire risk. So ito matindi doon po sa Amerika. Biruin niyo itong sunog na ito, mga sangkay. Mas malawak pa daw po sa Los Angeles. Mas malawak pa po sa Los Angeles ang lawak nitong naaabot na ngayon ng sunog na ito. We knew it was going to be bad, we just didn't know how bad it was going to be. He stayed behind to protect his family's 100-year-old ranch home. His sprinkler system helped fight off the flames. We probably have thousands of small fires all over our property. Hugh Safford studies wildfires. When you decompose fuel as slowly as you do in drier western ecosystems, you're essentially creating a very, very big bonfire. He says California's goal to reduce wildfire fuel by clearing dry vegetation on 1 million acres of land each year. Grabe, no? Instead na ang kagubatan, mga sangkay, makakatulong para po mapalamig po natin ang ating kapaligiran, pero ang nangyayari, mga sangkay, yung kagubatan na mismo ang nagiging dahilan para lalong maging mainit. Lumalala ang temperatura, mga sangkay, because of climate change. Yan po yung nangyayari ngayon sa ating mundo. Na tayo mismo, mga Pilipino, dapat aware tayo, matuto tayong alagaan ng ating kalikasan. Alam nyo, mga sangkay, nakakalungkot nga, nung nagbakasyon kami doon sa Bohol, nakita po namin doon yung, hindi kasi binabalita yun eh, yung wildfire na naganap sa Bohol, matitindi. Mismo yung mga chocolate hills, yung mga bulubundukin, mga sangkay, na tinatawag na chocolate hills, nasunog po yun dahil sa sobrang init ng panahon.
So nasusunog ng kusa ang kagubatan ngayon dahil sa sobrang init ng temperatura. Tumataas yung temperature natin. Ngayon, ang tanging magagawa natin, magtanim po tayo ng mga punong kahoy. Para kahit papaano mga sangkay, kahit papaano, no, maaalagaan, masusuportahan po natin ng dahan-dahan ng ating kalikasan. Ang deadline pa naman nito mga sangkay, 2030. So nakaka-alarm akong papanoorin. So ano po ang inyong opinion mga sangkay sa nangyayari ngayon sa ating mundo? Na nakakabahala na po, i-comment nyo po sa ibaba. And now I invite you guys to please subscribe my YouTube channel. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs. Okay, so hanapin nyo po ito sa YouTube, tapos i-click nyo yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.